Matapos lumabas ang balitang nagpositibo si patient Bicol number 74, isang health worker at mula sa bayan ng San Jose, Camarines Sur. Hindi na nag-alinlangan pa ang nasabing bayan na magsagawa ng rapid testing sa kanilang lugar. Ayon kay Mayor Marco Chavez, sa halos isang linggong testing nito sa mga nakalubilo ng pasyente, frontliners at mga empleyado ng nasabing LGU, apat dito ang IgG positive at isa naman ang IgM positive. Ang IgM positive ay subject na sa swab testing sa susunod na linggo upang ikumpirma kung ito nga ba ay panibagong kaso ng COVID-19 o hindi. Ang isang IgM positive na subject sa swab testing ay mula rin sa Barangay San Juan. Sa ngayon, yung patient Bicol number 74 na naka-admit ngayon sa BMC, naka-schedule ngayon na swab test na lahat ng direct contact or close contact niya ay nag-undergo ng swab test. So okay naman po yung patient, asymptomatic, wala naman po nararamdaman. Kaya hinihintay na lang namin na mag-negative or yung resulta. Dalawa. Yung una, nag-positive siya. So ngayon para makita kung anong resulta sa susunod. Dahil dito, naka-lockdown na ang barangay na may positibong kaso ng COVID-19 at nagpositibo rin sa rapid testing. Pinayuhan din ng alkalde ang mga kapitan ng barangay na isama sa lockdown ang beaches and resorts sa kanilang bayan hanggang mayroon pang naitatalang positibong kaso sa kanilang lugar. Agad namin na nagpulong ang incident management team and inutusan ko si barangay captain na i-lockdown yung barangay nila para hindi na gumalaw yung mga tao. Para yung pag-contact tracing namin, wala nang lumabas para hindi na makahawa sila. So nung first, wala pa kami nakuha doon. Negative lahat ng immediate family. So Monday, nag-conduct kami ulit ng rapid test. Lahat ng empleyado ng San Jose and barangay Tanod ng nasambit na barangay na kung saan po may positive na COVID. And also po yung mga BSW Tanod, PNP, lahat-lahat po. Ang lumabas sa resulta, dalawa po. Ang una, yung patient na nakatirad po dyan sa San Juan, kung saan po mayroon na positive na COVID, IgM positive po siya. Yung pangalawa po, positive IgG. Yung IgM po, ibig sabihin, pwede pang makahawa yung pasyente. Active pa po yung ano niya, yung infection. Pero po yung IgG, ibig sabihin, naka-recover na po yung patient. Naka-survive na po siya, yung term po doon. Pero po, inaral ko po, yung kasi may mga yung mga doktor may website kung saan kami nagkukuha ng reference, yung PubMed. So doon po meron po doon sa sinagawa ng pag-aral ng China na doon po sa 300 sample na positive na PCR or swab test, nag-conduct sila ng rapid test. So lumabas po doon sa pag-aaral, 100 po yung negative. Ang resulta po noon, dalawa po kasi yan, sensitivity and specificity. Pero mataas po yung sensitivity niya, almost nasa 80%. Pero yung specificity, 90%. Ibig sabihin po ng specificity, ay ibig sabihin 90% po yung talagang COVID po yan. O maglalaro na lang yan sa 10% o 90%. Basta mayroon po siya ng virus. Nagkaroon po siya ng previous history ng virus. So, yan lang po. Maka-confirm lang po yan through PCR o swab test. Nakatulong din aniya ang mga donations na 1,000 PPE na binigay ni Manila Mayor Isko Moreno at halos 500 na rapid testing kit mula naman kay Secretary Joey Concepcion sa pagsagawa nila ng nasabing testing. Yes po, bali po una po nagpadala si ano po si Mayor Isko Moreno ng rapid test kit and si Secretary Joey Concepcion
Ngayon po, dumating na po yung pangalawa kasi hindi kumasya sa sasakyan. Mga nasa 1,000 na PPE. Tapos yung nauna po, mayroon na din po, at the same time po, mayroon din pong rapid test kit din po, mga 500 na test kit. Samantala, idinala naman sa quarantine facility ang halos 31 katao na umuwi sa kanilang bayan na galing ng NCR upang isailalim sa 14 days quarantine. Sa aking mga kababayan, sa lahat ng pinag-uutos ng ating gobyerno, sundin natin lahat para makaiwas po tayo sa virus na COVID. Ugalian po natin ang paghugas ng kamay, pagsuot ng face mask, and physical distancing. And yun po yung pinaka-importante. Wala na pong ibang cure, kundi po yung prevention. Sabi nga po yun, prevention is better than cure. Kaya po yun po yung mga hakbang para makaiwas po tayo sa nakakamatay na virus na COVID-19. Eden Ferrarita, Beach TV News, Update.